Kamote talaga itong si Secretary Abalos. Tingnan niyo ha mga kababayan, sumabat. Tinatanong ni Senador Revilla kung sino ang may-ari ng mga sasakyang ginamit sa pagpaslang ni late Gov Digamo. Ilang ulit na tinanong yon ni Senador Revilla, pero sumabat itong si Secretary Abalos. Parang tila baga meron siyang ayaw malaman ng taong bayan. Di ho ba parang may tinatakpan siya? Baka talaga may tinatakpan siya at ayaw ilabas kung kanino ang mga sasakyan na yan. Bakit hindi yan ang paimbestigahan nila? Manawagin mo, naka-uniforme yung mga pumaslang kay late Gov Digamo. Naka-blinker pa yung mga sasakyan na yan. Montero, Pajero at isang pickup. O bakit hindi nila paimbestigahan yan? Ha? Bakit pinutol ni Secretary Abalos at iba yung ipinakita niya na meron na daw silang video at magpapakita kung sino-sino yung nandoon sa loob ng sasakyan na tukoy na daw. Eh, hindi naman yan ang tanong. Ano ba, Secretary Abalos, ginagawa mo talagang gago at tanga ang taong bayan na hindi makahalata? Ha? Ha? Bakit? Iba ang sinasabi mo. Hindi man lang nasagot yung tanong. At nung second hearing, doon nasagot yung tanong na yon na kay Andrew Go ba yon? Andrew Go ang may-ari ng mga sasakyan na yon. Eh bakit hindi yan ang paimbestigahan ninyo? Tapos ngayon, ang pag-iinitan ninyo yung chopper ni Kong Teves? Ha? May video ba kayo na talagang yung chopper ang ginamit sa pagtakas? Isamantalang naka-standby yung chopper ni Congressman Teves for maintenance? Anong pumapasok na tipaklong dyan sa mga utak ninyo, ha? SOJ at Secretary Abalos. Ha? Ano ba yung mga kalukuhan na yan? Halatadong halatado na. Meron kayong gustong pagtakpan. Baka naman, gusto nyo lang pagtakpan ang mga sarili ninyo. Ha? Hindi ba? Ito ay aking sariling opinion lang. Ha? Agad-agad tukoy na ang mga tao na nanggaling di umano sa loob ng mga sasakyan. Ang tanong, kanino ba ang mga sasakyan na yan? Sino ba ang may-ari ng sasakyan na yan? Hindi yan ang sagot, no? Secretary Abalos, kung alam mo, huwag mo kaming gawing tanga. Ha? Puro kapalpak. Ito na naman ngayon. Ginagawa mong pinaikot-ikot nyo lang samantalang bakit yan ang hindi nyo tututukan. Tapos chopper? Ang chopper ni Congressman Arnie Teves involved, yun ang ginamit sa pagtakas. Di ba nga sa ibang lugar naman dyan nahuli yung mga gunman? Ang layo nung chopper ni Congressman Teves. Dyan kayo nagkakamali. Dahil kami, nag-antabay kami, lalo na si Sir Jojo D. Guzman. Hindi nyo kayang tibagin ang aming researcher, ang aming magaling na nag-aanalisa sa mga pronouncement ninyo. Ha? Tingnan mo, Digamo Killers, itinakas ng chopper ni Teves, sabi ni SOG Remulla. Wow naman, Boeing. Ang galing mo. Ha?
same faces. Ha? Kay General Bantag, ganyan din ang ginagawa ninyo. Ha? O asan ngayon si General Bantag? Kala ko alam ninyo kung nasaan. Ha? Alam niyo ang mga galaw ni General Bantag, eh bakit ngayon, hanggang ngayon, hindi niyo pa rin nahuhuli? Ha? Kung ano-anong mga kaik-ikan ninyo, kung ano-ano na lang ang naiisip ninyo para lang maidiin ninyo ang isang tao na walang kinalaman sa krimen. Ha? Mag-isip-isip naman kayo. Ha? Palpak yung mga modus ninyo, ha? SOG at DILG Secretary Abalos. Huwag kang sumabat. Yung tanong dapat ni Senador Revilla ang dapat na mabigyan ng kasagutan. Kanino ba ang mga sasakyan na yan? At sino ang may-ari ng sasakyan na yan? Yan talaga ang dapat na paimbestigahan. Ah, ano kayo ngayon? Mga butata kayo? Ay nako, nakakainis na, nakakagalit na ng puso yung mga galawa ninyong ginagawa ninyong tanga ang taong bayan. Ha? Hindi kayo magwawagi, no? SOG, Rimulya at Secretary Abalos. Ah, hindi kayo magwawagi sa mga klano ninyo. Dahil lang naman yan sa sugal, dahil lang yan sa isabong. Ah, yung kumakapit tuko sa inyo, ayan, maliligwak na rin yan. Wala na siyang mukhang ihaharap pa. Kahit magtandim pa yan silang dalawa. O ano? Ha? Dapat yan ang bibigyan ninyo ng linaw. Ah, kung ano ba? Pinaiimbestigahan nyo ba? Tapos ngayon, tahimik kayo dahil ayaw ninyong mabisto, ayaw ninyong mabunyag, ayaw ninyong malaman ng taong bayan kung kaninong sasakyan. Kung sino ang may-ari ng sasakyan na yan na ginamit ng mga gunman. Alam na alam nyo yan. Huwag nyo na kaming gawing tanga. Huwag ninyo kaming gawing tanga. Dahil obvious na yung panluloko ninyo sa amin, lalo na kay Congressman Tevez at General Bantag. Ha? Sino pang kasunod? Sino pang plano ninyong isunod dyan sa ano ninyo na yan? Gimmick ninyo na yan? Sa strategy ninyo na yan? Gumagawa kayo ng issue? Ha? Ano ngayon, Secretary Abalos, nga ka, puro ka lang ngiwi. Puro ka lang ngiwi. Sumasabat ka, hindi nasagot yung tanong kung kanino at sinong may-ari nung sasakyan. Iba ang sinasabi mo. Ha? Yung sinasabi mo, hindi yon ang sagot. Ha? Ha? Dapat lang itong malaman ng taong bayan. Itong mga kabalbalan na ito, kagagawa ng iilan, idiin ang isang tao na walang kinalaman. Ha? Puro kayo pasikat. Puro kayo pasikat dahil sa eleksyon. No way, hindi kayo mananalo, Secretary Abalos. At itong si Bubuying na to, hindi magwawagi. Ah, sa mga ginagawa ninyo, sino pang ganahang bumoto sa inyo? Ah, kaya patuloy naming ipakalat at ilalabas ang katotohanan. Salamat dito kay Sir Jojo D. Guzman na aming researcher na napakagaling mag-analisa, napakagaling mag-imbestiga. Dapat nga, ito ang kinuha na ano eh, abogado pa lang ito.
dapat ito yung ano, pero magaling din yung abogado ni Congressman Tevez at hindi sila makakalusot. Pinag-iintirisan ang chopper dahil bakit 60 million ang halaga ng chopper ni Congressman Tevez. Ha? Nanahimik yung chopper na yon, ngayon idawit ninyo. Ha? Sakrimen. Ha? Samantalang yung mga sasakyan na yan, hindi nyo mailabas kung kanino at sinong may-ari. Kung napaimbestigahan na ba yan o hindi. Ha? Ano? Panoorin natin mga kababayan ang buong video ng pagsisiwalat ni Sir Jojo. Montero, Pajero at pickup. Naka-blinker, Mr. Chairman. So, dito ah, identified mismo ng mga senador. Naka-blinker, naka-uniform, yung mga tauhan, yung mga tao, at naka-blinker pa. Ang pinagtataka ko lang, bakit kaya hindi nila pinagtuunan ng pansin at tinanong kung bakit naka-blinker, 'di ba? Ang gusto sana nating mangyari dito eh alamin kung sino ang may-ari ng sasakyan. Good thing, ha? Tinanong ito ni Senator Revilla. Tingnan natin na. Ayan, hiniram natin yung video ni Pinas Update. Pablinker pa. At naka-uniform pa. Mr. Chair, kanino ba sasakyan nyo mga yun? PMP, have you... Post mo na, post. Ayan, yun yung tanong. Kaninong sasakyan yung mga yan? Kasi... it is very crucial. Bakit? Nakita mismo sa CCTV na dyan lumabas yung mga gunmen. Okay? Pagalaman ninyo, yung mga may-ari ng sasakyan? May-ari ng sasakyan? Yung tatlo? Kanino sasakyan yun? Yes, sir. Opo, sir. Na-identify na po sa yung tatlo. Na-identify? Kaninong sasakyan yun? Yan. Mr. Chairman? Yes. Tapos, nag-butt in na kagad si Abalos. Ay, sa LG, you have the floor, sir. Tanong, bakit? Sir, merong kaming present before, if you want. Pagpasok po nila, may mga pangalan na kung sino-sino. Ah, mas maganda yun. Mas maganda. Ito po yung mga taong na kung saan po ay... Can you share it with this committee? Yes, sir. Kinukuha lang po namin. Nagtadali ko po sa technical team po niyo. So, ang tanong kasi, kaninong sasakyan yung mga yan? Sabi, di ba? Pero, biglang nag-butt in itong si SILG Abalos. Ang sagot niya, meron na kaming nagawang video niyan kung saan naka-identified name by name ng mga tao na yan. Hindi naman yung tinatanong eh. Alright? Tingnan okay, natin ha. Please. 5 minutes, sir. You. Sige lang, raw video ito. Raw video. Okay. Forward natin kasi ano. To say something since kayo nag-prepare ito. Pinapakita lang na ganyan. Ha? Pinapakita lang na ganyan. Although, yung kinabukasan na Senate hearing ay may mga pangalang binanggit. Andrew Go ata yung sinabi. Kung makikita nyo, maski yung mga pumasok na yan, na-identify na rin po kung saan posisyon sila, kung sino yung unang bumaril. Oo nga, pero hindi yan yung nasa sagot. Hindi yan yung ano. Yan. Ayan po. Ayan po ang participation. It is called through their testimonies. Baka po pwede lang, Mr. Chairman, let's just limit it to this lang po. Dahil bakit? Bakit? Na under investigation na po ito ng DOJ. Bakit? No, yung ibang detalye, baka hindi na po namin maibigay ng mga kapulisyan po. Oo, bakit? Hindi nga sinagot yung tanong.
hindi sinagot yung tanong kung kaninong sasakyan yan. Pero, sige, yung the next hearing, sinagot na. Anong sabi? Nagngangalang Andrew Go, yung may-ari nung sasakyan. Ang tanong, bakit hindi inimbestigahan yun? Bakit dito sila nakatutok? Yan, sa chopper ni Tevez. At yun daw ang susi sa kaso. Kung mapapansin ninyo, di ba, yun yung laging nasa interview at bukang bibig nitong si Boying Remulla bago siyang lumipad kasama si PBBM sa Amerika. Yun yung sabi. Ang tanong, tanungin ko kayo, yung mga nagsasabi. Nakita na ba sa CCTV yung chopper? Meron ba tayong nakita sa CCTV na nakita nating naglanding ang chopper dyan sa pinangyarihan? O kahit man lang sabihin na natin, meron ba silang nakita na naglanding o kaya nag-take off ang chopper ni Kong Tevez somewhere else in Negros Oriental? Meron ba? Ang sagot dyan ay wala. Ano yung meron? Meron tayong nakitang sasakyan, tatlong sasakyan na nakuha at nahuli ng camera, CCTV, dyan mismo kung saan ginawa yung krimen. So, papaano sinasabi ni Boying Remulla na kapag nakita daw natin yung chopper ay mapapaniwala tayo na malaki ang koneksyon na si Tevez nga ang pumatay? Isipin ninyo kinokonek yung chopper ni Tevez na wala naman tayong ni anumang evidence na nakita natin na pinasakay yung mga gunman doon sa chopper. Ano yung meron tayo? Nakita natin sa CCTV, bumaba yung mga gunman, pumasok sa vicinity at pinagbabaril. Yung mga tao doon, lumabas sa gate, pumasok ulit sa sasakyan, and then tumakas. Ngayon, ang tanong, alin sa dalawa ang iimbestigahan? Yung nakita sa CCTV na mga sasakyan, o yung chopper na sinasabing nag-take off daw from Bayawan to Mawab and to Dumaguete, which is na case closed na yan sa Senate hearing kung saan ang chopper pala na yan ay nakatalier sa Davao from February 1 hanggang nung lumipad siya nung March 5 to Mawab. Alright? And then balik to Davao ulit. So, kung titingnan natin, alin ba dapat ang may kinalaman sa pagpatay o may connection doon sa pagpatay kay Late Go Bigamo, yung sasakyan o yung chopper? Anong sagot? Kayo makakapagsagot niyan. Okay? Kasi kung akong sasagot, yung mga tatlong sasakyan. Ngayon, question. Hindi ba dapat yun ang tutukan natin? At hindi yung chopper. Kasi irrelevant eh. Bakit? Wala tayong nakitang ebidensya, malakas na ebidensya doon sa chopper. Ha? Yung sinabi nung isang ex-gob at ngayon ay vlogger na Marites, sinabi niya meron daw naglanding sa Mawab nung March 4 ay pinasinungalingan nung provincial director ng Davao na dumalo dyan sa Senate hearing na walang chopper na naglanding sa Mawab noong March 4. March 5 meron. Pero saan siya galing? Sa Davao City. At hindi sa Bayawan. Malinaw. So,
Ngayon, sino ang nagsisinungaling? Ngayon, ano ang dapat imbestigahan natin? Sinabi ni Abalos, ha? Baka pwede sir, senator, hindi muna natin pag-usapan kasi under investigation. Anong sagot ni senator? O sige, sabi niya. Pero, the next thing you know, nagpapa-interview si Boying Remulla at sinasabi, ha, na yung chopper, kailangan nilang i-search warrant at i-confiscate kasi malaki ang connection. Yun daw ang ginamit sa pagtakas. Eh ano bang nakita natin sa CCTV na ginamit sa pagtakas sa sasakyan? Imbestigahan nyo yung Andrew Go na yun. Yun ang dapat investigahan. Kasi hahanapin ninyo yung connection ng tao na yun doon sa nagbenta ng sasakyan sa kanya. Kasi doon nyo makikita ang susi at sagot sa pagpatay. Ha? Bakit? Eh, nagamit eh. Nagamit yung sasakyan doon sa insidente mismo. Kaya, please lang, ha? DOJ, huwag ninyong gawing tanga ang taong bayan. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, pakikalat itong videong ito. Nawa, ha? Nawa naman ang ating mga otoridad ay tignan itong angulo nito. Ha? Inuulit ko, wala pong chopper na nakita sa CCTV kundi yung tatlong sasakyan at yun ang dapat imbestigahan.